Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lunch Muscoot. And welcome back again here on our channel. So mga nalalang for today's video is the part 12 of Banketa. Mga nalalang for today's video is the part 12 of Banketa, and this will be the last part of Banketa. Kasabay po ng pagtatapos ng ating istorya ay ang pag-celebrate ng karamihan sa atin ng Valentine's Day. And I would like to greet everyone, Happy Valentine's! Mga nilalang, dito na nga po nagtatapos ang Banketa. Sana suportahan nyo pa rin po ang munting channel na ito sa muling pagbubukas po ng panibago nating istorya. Sa kabilang banda, hindi muna po tayo makakapag-shoutout for today's video. Maybe sa next video na po na ipapublish natin sa channel na ito. At para mapasama ang pangalan mo sa next video na isa-shoutout natin, just comment down below your own opinion about this video after you watch this video. At kung hindi mo pa napapanood yung ilang videos natin na may kinalaman sa Banketa, malalabas po na cards dyan sa upper right side po ng screen na to. Just click that at dadalhin po kayo sa playlist natin kung saan naroon ha-compile na lahat ng mga videos natin na may kinalaman sa Banketa. So mga nilalang, don't forget to like the subscribe button and turn on the notification bell para naman always updated ka sa mga nangyayari sa channel na ito. Samahan mo na rin yan ng pag-hit ng like button, pati na rin yung share button. And now let's start to watch the part 12 of Banketa. Huwag ka mag-skip ng ads! Banketa, Part 12. Carlos's POV. Sa tuwing ganoong nag-iisa ako, ay wala naman akong ibang iniisip kundi si Dexter. Pabalik-balik sa isipan ko ang mga nangyari nang huli kaming nagkita. Naaalala ko ang masasakit na bintang nito sa akin, ang galit at mga sarkastikong pananalita niya sa akin. Siguro nga ay dapat ding ako na mismo ang magtama sa mga maling akala nito sa akin. Pero sinubukan ko naman magsalita. Subalit, hindi niya ako binigyan ng pagkakataon na gawin ang bagay na yun. Nagsisimula pa nga lang akong magsalita para ipaliwanag sa kanya ang lahat. Hinusgahan niya na agad ako. Well, hindi ko rin naman ito masisisi. Kahit sinong magulang naman, lalo na ang isang tatay, ay mahihirapang maging pasensiyoso sa taong naglagay sa anak nito sa isang tiyak na kapahamakan. Katulad nga ng ginawa ko kay Harvey. At dahil nga kasalukuyan akong nasa duyan ng mga sandaling iyon, inuga ako ng inuga iyon hanggang sa tuluyang pumikit ang mga mata ko. Maya-maya pa, habang tahimik nga akong nakapikit, ay bigla na lang akong napamulat nang maramdaman ko na lang ang biglang pagbigat ng duyan. Nanlaki naman ang mga mata ko nang makilala ko kung sino ang lalaking nakaupo mula sa gilid ko. Mabigat ang swing nito kung dalawang tao ang iduduyan mo, sabi ng lalaking si Dexter. Hindi talaga ako makapaniwalang makikita ko ito sa bahay na yon pagkatapos ng mga nangyari.
Sa kabilang banda, tinatanong ko naman ang sarili ko kung bakit ganoon mag-react ang damdamin ko na tila ay gustong-gustong makita muli si Dexter. Kinurot ko naman ang sarili ko pero nasaktan ako. Tanda iyon na hindi ako nananaginip, kundi tunay nakaharap ko nga ito sa mga sandaling iyon. Muli naman itong nagpatuloy sa pagsasalita niya sa mga sandaling iyon. Katulad ng konsyensya, kapagdalawa o higit pang mabibigat na bintang ang nagawa sa iyo ng isang tao, pero mapapatunayan na lang nitong wala palang katotohanan ang bagay na iyon. Pagpapatuloy na sabi ng lalaking si Dexter. Dexter? Nagtataka kong tawag sa pangalan nito. Sa totoo lang, kay Harvey ako unang nagkaroon ng idea na isa kang agent ng pulisya para sa grupo ni Uzoma. Sa police headquarters ko naman yon nakumpirma. At siya nga pala, nakuha ko na din ang cheque. Hati na yon sa dalawa. Ang totoo, kahit hindi mo ibinalik yon, hindi ko naman talaga yun kukunin sa'yo. Sabi nito sa akin. Hindi ko habol ang reward money na ipinangako mo sa taong makapagliligtas kay Harvey. Sagot ko sa kanya. Oo, alam ko na yun ngayon. Siguro, hindi mo ako paniniwalaan. Pero sa totoo lang, mahirap din para sa akin ang pag-isipan ka ng hindi maganda. Nasaktan lang talaga ako ng sobra kaya naging madali sa akin ang pagbintangan ka. At lalo pa akong nagduda sa'yo dahil sa nakita ko. Carlos, I'm sorry. Pasensya dahil hindi man lang kita binigyan ng chance na makapagpaliwanag ng gabing ihatid mo si Harvey sa bahay. Muling sabi ni Dexter sa akin. Sa totoo lang, Dexter, talagang nasaktan ako sa mga sinabi mo. Kasi pakiramdam ko pagkatapos kong gawin ang lahat ng paraan para lang mailigtas ko si Harvey, hindi ko inaasahang pagbibintangan mo pa ako na maintensyon ako sa reward money. Pero kung sa bagay, hindi naman kita masasisi dahil hindi mo naman alam ang tunay na pagkatao ko. Anyway, tapos na yun. At sa katunayan, ay sinisimulan ko ng kalimutan. Paliwanag ko sa kanya. Mahirap nga lang talagang kalimutan na lang ng basta-basta. Bulong ko naman sa sarili ko. Tumango-tango lang ito sa paliwanag ko. Maunawaan ko kung hindi mo pa ako kakausapin at kung hindi mo pa tatanggapin ang sorry ko ngayon. Gusto ko lang talagang mabawasan ang bigat na nararamdaman ko. At saka, gusto lang kitang makita. Sabi nito na siya namang hindi ako agad nakapag-react. Well, mukha namang nagsisisi talaga ang anyo nito. Sa pagkakataong yun ay bumaba na ito mula sa swing at saka nagsalita ulit.
Salamat at hinarap mo pa rin ako sa pagkakataong ito, Carlos. Palagi na lang akong babalik dito o sa inyo o kung saan ka man. Hindi ako magsasawang tanungin ka kung okay na ba tayo. Malungkot na sabi nito. Naramdaman ko naman na gusto niya akong yakapin sa mga oras na yon, pero alam kong hindi ito maglalakas ng loob na yakapin nga ako hanggat wala itong nakikitang indikasyon o senyales na okay na nga kami. Sige, Carlos, hindi na rin ako magtatagal. Naulit ko, sorry kung pinagbintangan kita at kung may nasabi ako sa iyong hindi maganda. Sabi ulit nito at saka siya tumalikod mula sa akin. Mabigat ang mga paa nitong humakbang palayo mula sa akin. Sandali, wika ko sa mga oras na yon. Muli naman itong lumingon sa akin na tila ay nangungusap ang mga mata nito. May kasalanan ako o may kasalanan din ako sa inyo ni Harvey. Wika ko naman. Muli naman itong lumapit sa akin na tila handang makinig sa gusto kong sabihin. Noon pa man ay alam ko na talaga na kasama ka sa listahan ng grupo ni Uzoma. Pero hindi kita agad binigyan ng warning dahil alam kong makakasira yon sa plano naming paghuli sa kanila. Sa kabilang banda, hindi ko naman inaasahang magbabago ang plano ni Uzoma. Sa halip na ikaw ang kukunin nila, kay Harvey nila na ibaling ang atensyon nila. Hindi mo lang alam kung gaano kalaki ang guilt na nararamdaman ko nang kunin nila si Harvey. Sabi ko kay Dexter. Sa pagkakataong yun, ay muli naman itong umakyat at pumasok sa loob ng naturang suwing. Kaya mo ba nasabing kasama ka sa kumuha kay Harvey? Tanong naman ito sa akin. Oo, maikli kong sagot rito. Huwag kang mag-guilty, wala kang kasalanan. Ngayon, alam ko na mayroon ka talagang misyon kung bakit mo nagawa ang bagay na yon. Ang importante, ligtas na si Harvey. At ikaw din ang dahilan kung bakit naligtas si Harvey. Habang buhay kong maaalala yon, hindi ko makakalimutan ang ginawa mong yon. Sabi sa akin ni Dexter. Hindi naman ako agad nakasagot sa pagkakataong yun. Saglit na namayani ang katahimikan sa pagitan namin ni Dexter. Kapansin-pansin, tulad ko ay hindi na rin ito alam ang sasabihin niya. Parehas kaming nagpapakiramdaman kung sino ang muling unang magsasalita. Maya-maya pa ay nauna naman itong magsalita muli. Carlos, may gusto lang sana akong linawin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko lang malaman at itanong kung may relasyon ba kayo ng lalaking kasama mo sa resort na siyang kasama mo rin nang iligtas mo si Harvey. One time ay nakita ko pa kayong magkasama palabas sa bangko. At haaminin ko,
Sa sobrang selos ko, ay nagawa ko pang sundan kayo pero bigla din kayong nawala. Sabi at tanong sa akin ni Dexter. Pinagselosan mo si Mateo? Tanong ko sa kanya. Nagkibit naman ito ng balikat at saka muling nagsalita. Paanong hindi? O paanong namang hindi ako magsiselos? Ilang beses ko na kayong nakitang magkasama. Pero pagdating sa akin, iwas na iwas ka. Sagot nito sa akin na tila ay nagtatampo na para bang isang bata. Pinigilan ko naman ang mapangiti. Sa totoo lang ay gustong gusto ko nang yakapin ito at sabihin sa kanya na tigilan na niya ang mga kadramahan niya dahil okay na kami. Well, I think ito na ang tamang oras para linawin ko sa iyo ang lahat. Sabi ko naman sa kanya. Bakit parang natatawa ka pa yata dyan? Medyo nakakunot ang noon nito habang tinatanong ako. Aba, may gana pa itong magsungit ngayon? Bulong ko naman, nasabi sa sarili ko. Maya-maya pa ay naupo na ito sa tabi ko sa loob ng swing at saka ako nagsimulang magbigay sa kanya ng impormasyon. Siguro, mas makakabuti kung sisimulan ko ang lahat at ang buong detalye mula sa pagkawala ni Papa. Panimula ko ng sabi sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang ginawa ko at saka ako muling nagsalita. Tulad ni Harvey, naging biktima rin si Papa ng grupo ni Uzoma. Nangako akong hahanapin ko ang hustisya ng pagkawala niya. Nagkaroon naman ako ng idea na maging isang ganap na pulis dahil na rin kay Mateo. Mateo ang pangalan ng lalaking sinasabi mo. Sabi ko kay Dexter sa kabilang banda. O sa kabilang banda, hindi ko lang masabi na siya yung lalaking pinagseselosan niya. Muli ko namang ipinagpatuloy ang paliwanag ko kay Dexter. Si Mateo ay dating tauhan ng tatay ko. Noong mawala nga si Papa, pinilit kong pumasok sa pagpupulis. Sa tulong ni Mateo, pero ayaw namang pumayag ni Mateo. Napapayag ko lang siya dahil sa isang kasunduan. Sabi ko na agad sinalungat ni Dexter ng tanong. Kasunduan? Anong kasunduan? Digit kilay nitong tanong sa akin dahil sa labis na pagtataka. Relasyon. Magiging magkarelasyon kami sa oras na mapanagot namin si Uzoma sa ginawa nito sa tatay ko. Sagot ko kay Dexter. Sa pagkakataong yun, ay napalitan naman ng pagkasimangot ang nagtatakang mukha nito. Oh, nakita mo na? May dahilan pala talaga ako para magselos. Pahayag naman nito. Tiningnan ko naman ito sa mga sandaling iyon at saka ako nagsalita muli. Dexter, si Mateo ang isa pang dahilan kaya ako umiiwas sa iyo. Alam kong gusto niya ako at alam kong mahal niya ako noon pa man. At ginamit ko yun para
mapapayag lang siya sa kagustuhan ko. Sabi ko, rito. Hanggang ngayon ba ay pinanghahawakan mo pa rin ang kasunduan niyo? Seryosong tanong nito sa akin. Hindi ko naman ito sinagot. Sa halip ay pinagpatuloy ko ang pagkukwento ko rito. Ang pagkuha nila sa isang negosyante sa resort nang minsan mo akong makita doon ang big break na hinihintay namin ng buong kapulisan. Para sana ma-establish namin ang mga ebidensya laban kay Uzoma. Unfortunately, pinatahimik niya ang negosyanteng yon bago pa man makakilos ang mga kapulisan. Sa kabilang banda ay nalaman din ni Mateo ang patungkol sa'yo. Nung sabi mo nga na nakita mo kami palabas mula sa bangko, sinira na niya mula sa araw na yon ang kasunduan namin. At ngayon, malaya na ako mula sa kasunduan yon, Dexter. Pagpapatuloy kong sabi sa kanya. Minahal mo ba siya? Tanong nito sa akin. Oo naman. Matagal-tagal na rin kaming magkasama sa trabaho at ilang beses na rin niyang iniligtas ang buhay ko mula sa panganib. Sagot ko naman sa kanya. Tila ay lalo namang na-insecure ang ekspresyon ng mukha nito. Mas mahal mo siya kaysa sa akin? Tanong nito sa akin sa seryosong paraan. Siguro, oo. I respect him and I trust him a lot. Sabi ko habang pinipigilan ko ang ngiti ko. Napatayo naman si Dexter mula sa kinauupuan niya na tila ay nauubusan na ng pasensya. Diretso itong tumingin sa mga mata ko. Do you love him? Truly love him? Diretso nitong tanong sa akin. Sinalubong ko naman ang tingin nito. No. Maikli kong sagot. Gumawa naman ito ng malalim na buntong hininga at saka muling bumalik sa pagkakaupo niya. May isa pa pala akong maling akala tungkol sa'yo. Ang mama mo ang siyang nagsabi mismo sa akin na hindi mo pa o hindi mo pala tunay na anak si Camila. Sabi nito sa akin. Oo, anak siya ng pinsan kong si Marilyn. Sigot ko at saka ko sinimulang ikwento sa kanya ang ilang importanteng detalyeng tumutukoy sa pagkatao ni Camila. Do you still love me? Mahinang tanong naman ito sa akin matapos kong magkwento. Aha? Kunot na akong tanong sa kanya. Kung may natitira ka pang kahit kakaunting pagmamahal para sa akin, ibig sabihin ay matatanggap mo pa ang sorry ko. Sagot ko naman o sagot naman ito sa akin. Teka nga, sinabi ko na bang mahal kita? Tanong ko sa kanya. Ngumiti naman ito sa nakakalokong paraan at saka muling nagsalita. Oo nga at hindi mo sinabi, pero ipinaramdam mo naman. Sagot nito sa akin. Weh, talaga lang ha. Buntong hininga kong sabi. Oo nga, naramdaman ko yon magmula noong halikan mo ako ng ganito. Sabi nito at sa kanya ako mabilis na hinalikan.
Hindi naman ako nag-inarte pa at gumanti na rin ako rito. Kung tatanggihan ko pa siya, pakiramdam ko ay kulang na ako. Mula sa halik nito ay pakiramdam ko parehas kaming malaya na mahalin ang isa't isa. Magmula sa araw na yon ay hindi ko na kailangan pang iwasan ang pagmamahal nito sa akin. Sabihin mo lang sa akin kapag dumating na yung araw na may space na ako sa'yo kahit maliit lamang, sabi nito. Tatawa naman ako. Hindi lang maliit na space ang nagawa mong kuhain sa akin. Sa katunayan, sinakop mo na ang lahat ng available space. Natatawang sabi ko kay Dexter. Ngumiti naman ito ng maluwag na kalaunay na uwi sa tawa. Salamat naman kung ganon, sabi nito at sa kanya ako niyakap ng mahigpit. Mahal kita at mamahalin pa kita, Carlos. Muli nitong sabi. Alam kong alam mo kung gaano kita kamahal. Sagot ko naman sa kanya. Mamahalin kita for the rest of my life. Tungkol naman sa mga naging kasalanan ko sa'yo, pagbabayaran ko yon every night of my life. Sabi naman ito sa akin. Dexter, magmula ngayon, hindi na kita iiwasan o tatakasang muli. Sagot ko sa kanya at saka ko siya muling hinalikan. Sa pagkakataong ito, ay dito ko na puputulin ang kwento namin ni Dexter. Magbibigay na lamang ako ng ilang espesipikong pangyayari matapos ang araw na hinayaan ko ang sarili ko na ibigin si Dexter. Matapos nga ang araw na yon ay sinabi namin sa mga magulang namin ang tungkol sa amin. Well, noong una ay natakot talaga ako sa posibleng maging o sa posibleng magiging reaksyon nila pero tulad daw ng inaasahan nila, may pakiramdam na daw sila sa amin ni Dexter. Kaya naman naging madali na lang sa amin ang maging bukas sa relasyon namin. Sa kabilang banda ay kinatuwa naman ng batang si Harvey ang pagpasok ko sa buhay nila ng tatay niyang si Dexter. At least, kahit paano ay natupad na ang kagustuhan niyang magkaroon ng isang stepfather. Si Camila naman ay nananatili ngayon sa Maynila kasama ang nanay niyang si Marilyn. Binibisita ko naman siya paminsan-minsan kasama si Harvey at Dexter. At si Mateo? Naging isang mabuting kaibigan para sa amin na Dexter si Mateo. Well, naaalala ko nga nang minsan sabihin sa akin ni Mateo na maghihintay na lang siya ng para sa kanya. And I think, nakita na talaga niya ang para sa kanya. Nang minsan kasing isama kami ni Dexter sa pakikipag-usap niya sa owner ng inuupahan nilang pwesto para sa negosyo nila ng kaibigan niyang si Dr. Arthur Sanchez, ay namit namin ni Mateo
ang owner nga ng inuupahan nilang pwesto na si Nash Infanta. Magmula noon, sa tuwing magkikita kami ng lot owner na si Nash, ay palagi na lang akong tinatanong nito patungkol sa kaibigan kong si Mateo. Kaya naman napag-desisyonan kong ibigay na ang personal na numero ni Mateo kay Nash. Hanggang sa isang araw, ay nabalitaan na lang namin ni Dexter ang tungkol sa kanilang dalawa. Mukha naman silang masaya kaya hinayaan na rin namin. Lumipas ang ilan pang mga taon. Sa usaping industriya naman ay lumago pa ang kanya-kanya naming negosyo ni Dexter. Ang motor parts shop ni Dexter ay nadagdagan pa ng dalawang branch na siya na mismo ang owner. At ang toys shop ko naman ay nadagdagan pa ng isa pang branch. Sa ngayon ay mas nakafocus na lang ako sa negosyo ko matapos ko tuluyang mag-resign sa trabaho ko bilang pulis. At least, mas mabibigyan ko ng oras ang negosyo at lalo na si Dexter. Mabuti na rin ang nag-resign ako dahil mapapanatig na rin si Mama sa pag-aalala nito sa kaligtasan ko. Sa kabilang banda, marami sa ating nasa ikatlong lahi ang siyang nagnanais ng pantay na pagtingin at karapatan mula sa publiko. Hangad rin ng marami sa atin ang maikasal sa kaparehas natin. Pero sa sitwasyon namin ni Dexter ay mas pinili naming huwag nang gawin ang sagradong kasal mula sa ibang bansa. Bilang respeto na rin sa namayapa nitong asawa. Minsan sa isang relasyon ay hindi kailangan ng kasal para masabi at mapatunayang nagmamahalan kayo. Ang pagpapakita ng respeto at pagkakaunawaan ay isang bagay na makapagbibigay ebidensya na dumadaloy ang salitang pagmamahal mula sa dalawang tao. Ako si Carlos, kasama si Dexter. Lubos ang pagpapasalamat namin mula sa pagbibigay mo ng oras para makinig sa kwento ng aming pag-ibig. Ang pagmamahal ay hindi lang basta makikita kung saan mo hangad na makita ang taong nakalaan para sa'yo. Dahil yung iba, nasa bangketa lamang. Bangketa? Wakas.